Thank you. Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Senate President Juan Ponce Enrile, Speaker Feliciano Belmonte Jr., and other members of the House of Representatives, Senator Franklin De Leon, Executive Secretary Paquito Ochoa, and members of the Cabinet present. Of course, Secretary Cesar Purisima, Secretary Ike Ona, lead proponents of this measure, Commissioner Kim Henares, lead fighter in the trenches for this endeavor, Deputy Speaker Maria Isabel Climaco, Senior Deputy Majority Leader Janet Garin. Grabe, Janet, parang kahapon lamang neophyte ka ngayon, senior ka na pala. Pero kasing bata ka pa rin noong una kita nakita. Congressman Sid Ungab, Congresswoman Henny Dina Abad, civil society partners from the economic reform groups and healthcare advocates, industry leaders and members of the business sector, representatives from the World Health Organization, the USAID, and the World Bank, fellow workers in government, honor guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang maga po sa inyo lahat. Sa araw pong ito, nilagdaan natin sa wakas, hindi ko lang po, sa wakas, ang isang batas na magsisilbing maagang pamasko sa milyon-milyong Pilipino. Mga Pilipinong masasaklaw sa abot kamay ng Universal Healthcare Program. Mga Pilipinong makikinabang sa mga bagong klinika at ospital na mapopondohan at may papatayo. Mga Pilipinong maililihis sa biso ng paninigarilyo at labis sa pag-inom. Batas na po ang ipinaglaban nating Sin Tax Reform Act. Malinaw po ang batayang prinsipyo ng batas na ito. Hangad nating gawing abot kamay para sa lahat ang benepisyong pangkalusugan. Mayaman man o mahirap, sagrado po kasi ang buhay ng Pilipino. Iaangat natin ang kalidad ng pampublikong kalusugan ng ating bansa. Ito ang susi sa isang sambayanang masiglang mapapakinabangan ang mga pagkakataong bubukas ngayong umaangat na ang ekonomiya ng ating bayan. Hangad din natin gawing patas ang laban sa industriya ng tabako. Hindi makatarungan po na iba-iba ang buwis ng mga produktong pare-pareho. Itinatama natin ito. Sa mga susunod na taon, magiging pantay na ang mga buwis na magbubukas din ng pinto sa pagsigla ng kompetisyon sa industriya at pag-iwas sa monopolya. Lilinawin ko rin lang po sa mga magsasakang nabulungan o nabulungan ng agam-agam ng ilang sektor na kontra sa batas na ito. Wala po kayong dapat ikabahala. Ang benepisyong natatanggap ninyo dati ay hindi maglalaho. Ang totoo nga po, sa amin pong pakiwari, lalaki pa iyan. Habang tumitibay naman ang suporta sa inyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba pang ayuda. Nagpapasalamat po tayo sa mga pinuno mula sa mataas at mababang kapulungan na nagsilbing timon sa pagraratipika ng Sin Tax Reform Act. Kay Senator Franklin Drilon na sumalo sa mainit na talakayan. Bilang chair ng Senate Ways and Means Committee, kina House Speaker Sonny Belmonte at Majority Floor Leader Boyet Gonzales, na sunod-sunod rin ang ipinapakitang katibayan ng pamumunong may integridad. Kay Congressman Sid Ungab, na di na di matatawaran ang ipinakitang husay bilang chair ng House Senate Ways and Means. House Ways and Means Committee. Mukhang napagod na po ang ating mga writer. Mamaya may lecture tayo. At sa marami pang ibang umakda at sumuporta sa batas na ito, sa kameraman o sa Senado, sa inyong lahat, isang taus-pusong pasasalamat at siyempre, hindi mangyayari ito kung hindi natin kasama ang Senate President. Maraming salamat din kina Secretary Ike Ona ng DOH. Secretary Cesar Purisima at Undersecretary June Paul ng DOF. Commissioner Kim Henares ng BIR. At lahat ng kawani ng DOH, DOF at BIR.
Tinatunayan ninyo na sa patuloy na pagbabalikatan sa pagitan ng iba't ibang sanggi ng gobyerno, dire-diretso na ang pag-arangkada natin tungo sa isang lipunang patas, makatarungan at progresibo. Salamat din po sa lahat ng mga naging katuwang natin mula sa pribadong sektor na nanindigan at nakilihok sa pampublikong diskurso ukol sa sin tax reform. Mula sa mga civil society organizations, mga grupo ng health professionals, mga akademiko, ekonomista at mga magsasakang naliwanagan sa mabuting maidudulot ng batas na ito sa kanilang sektor. Hanggang sa mga development cooperation agencies sa labas ng bansa na masugid na nakasubaybay sa bawat reformang inalalatag natin. Kabilang po kayo sa gumawa nito. Kabilang kayo sa bawat tagumpay na nakakamtan natin sa tuwid na daan. Maraming maraming salamat po muli sa inyo. Paalala lang po, lahat ng mga pinuri ko kanina, pinatunayan ninyong galing nyo. Marami pa ako ipapakiusap sa inyo. Sana ho'y lalo pa kayo sumigla sa lahat ng mga ipapasa nating problema sa inyo. Batid po natin ang matagal na pakikipagsapalaran ng maraming sektor para sa sin tax reform. 1997 pa po nang unang ihain ang ganitong klaseng panukala sa Kongreso. Halos 16 na mahabang taon kung kailan pinagdebatihan, binusisi at kung minsan halos isinantabi ang isang panukalang batas na magliligtas sa buhay ng mga Pilipino. Marami nag-isip na imposibleng maipasa ang sin tax reform bill. Malakas ang kalaban, maingay, organisado at malalim ang bulsa ng mga kumukontra. Pero gaya po ng paulit-ulit nating napatunayan, walang imposible sa Pilipinong sumasagwan sa iisang direksyon. Nasa tamang lugar ang puso at handang manindigan para sa kanyang mga prinsipyo. Hanggat nasa likod po natin ang ating mga boss, walang balakid na hindi natin madadaig. Muli, maraming salamat po sa maagang pamaskong ito. Umasa kayong patuloy tayo magsusulong ng reforma at maglalatag ng tunay, makabuluhan at positibong pagbabago. Alang-alang sa mga kababayang inililikas natin mula sa laylayan ng lipunan, ngayon at sa mga susunod na salinlahi ng Pilipino. Magandang umaga po, maligayang Pasko po sa lahat.